Ano po ba ang advantage ng AIM sa ibang pang network marketing companies? Bakit di po nagtatagal ang mga low entry companies? Tagalan, sir. Okay to, ah. Ang tanong dito... Tamang-tama yan sa'yo, Roy, kasi nung araw, marami kang alam na low entries, eh. Dito, ang tanong kasi dito, mga kapatid, ano daw pagkakaiba? Siguro so itong unang tanong, sagutin mo. Sige. Yung huli... Ikaw. Ako. Ang unang tanong, ito sa'yo. Ano po ba ang advantages ng AIM sa iba pang network marketing companies? Ano yan? Mahabang usapin yan. Pero again, i-concise ko. Number one, malaking bagay yung extensive experience nung tatlo. Ako, matagal ko nang pinag-aralan ng networking. I train a lot. No? I train a lot of people. Pero ang laking advantage yung experience ni Doc Ed, ni John Esperin at saka ni FM, nagkaroon ng synergy yung partnership nila. Because of their extensive experience, for the last how many years, bago sila nagtayo ng kumpanya, napaganda yung dahil sa experience nilang yun kasi alam nila, bilang distributor, ano yung pangangailangan ng mga distributor ng AIM Global. Meaning, pag nagbe-brainstorming sila, iniisip nila, pro-distributor. Hindi katulad ng mga traditional na negosyante, pag nagtayo ng networking, komot kapitalista at negosyante nga, ang unang iniisip pag nag-brainstorm, paano kaya lalaki yung kita natin? Natin. Bilang owners. Dun sa tatlong board of directors natin, iba. Paano kaya kikita ng malaki ang distributor natin? Kasi alam natin, nung upline tayo, pag malaki kinikita ng downline mo, automatic, kikita ka na rin. Kaya sa AIM, ang unang-unang iniisip ng mga may-ari, paano kayo kikita bago kumita ang kumpanya? Pangalawa, siguro yung innovative spirit ng kumpanya, especially ni Doc Ed. He's so very innovative. He thinks a lot kung paano pa i-improve ang mga bagay. We never rest on our laurel, kung tawagin laurels. Ibig sabihin, hindi tayo nagpapahinga eh. Kahit na alam nating maganda, we still think of ways of improving. Kasi may kasabihan sa business adage, no, na your success today can be the reason of your failure tomorrow. Yung success mo ngayon, pwedeng maging dahilan ng failure mo bukas. Bakit? Kasi maraming successful companies nagiging complacent. Nagpapahinga. Dahil number one sila, malaki benta, hindi na nag-iisip, hinahayaan na lang. Pero ang AIM, iba. Tayo po, ang advantage natin, we keep improving and we keep empowering our people. Yes, sir. Ako, nabasda ko, aggressive eh. Oo, very aggressive tayo. Yung mga pinapadala-dala. Grabe, aggressive tayo. Although, we do not claim na perfect tayong kumpanya, hindi naman natin kiniklaim na lahat perfecto sa atin. Meron din tayong shortcomings, may mga pagkukulang din, may mga hindi rin pulido pa nga sa pagtakbo. Pero we make it a point, we make sure that, you know, we try to improve. And dahil sa mga improvements na nangyayari yan, yan ang laking advantage natin kasi hindi tayo nagpapahinga, hindi tayo nagiging complacent. Kaya you will be assured that in the next coming years, lalaki at lalaki palalo ang AIM Global. Lalo na dito sa Laguna, palaki ng palaki. Palaki to. Eto, bakit di po nagtatagal ang mga low entry companies? Bakit nga ba, Roy? Ewan ko, low eh. Anyway, ako na lang, sir, history na lang pag-usapan natin. Kasi ayoko mag-invento, history kasi yun yung result. Kung makakita mo, sir, yung entry from 5,000 pababa, or sabihin natin 5,000 down to 1,000, na may mga networking company ganun, tama ba? Yung mga low entry tinatawag, parang dito ka kasi mas madali, mas kaya ng masa, mas kayang gawin, mas mabilis ka puputok. Pero, and yet, sir, based sa ako, 13 years in sa network marketing network, na ako, 13 years, wala akong nakitang naging big time na distributor na nag-join sa ganong entry. And sabi ko, big question to noon, sabi ko, bakit? Mas maliit, mas hindi lumalaki. At walang yumayaman. May nakita na ba kayong ang entry nasa 5,000, 3,000, sumabok, nagka-Pirari, maganda... Meron, wala kayong nababalitaan. Kasi wala. wala talaga. Sabi ko, ngayon, mga sa Laguna, maraming pumapasok na mga small-time company. Yun nga, bakit
yung entry ng 5,000 o 6,000 man yan down to 1,000, meron kasing company, 1,000 ang entry, may 3,000, tama, may 4,000, may 5,000, may 6,000. Pero how come walang yumayaman? Pero mas madali daw ito magpa-join. History to, sir, wala talaga. Pero kung makakita mo rin sa history, ang mga nagiging big time, 8,000 nga eh. 8,000 to 9,000. Dito sa bracket na to, tandaan nyo, nasa 8,000 to 10,000, dyan lang ang mga nagiging big time na distributor. Ngayon, saan ka magjo-join? Kung alam mo ang history nito, walang nangyayari. Tama po. Iyan, sir. Tatanong ko, sir, bakit? In fact, Roy, para sa kaalaman ng bawat audience natin, in fact, may mga networking companies, mga kaibigan, na ang entry level, 50,000, 100,000, 150,000, at tumatagal sila. They are existing. Yun nga lang, hindi sila malaki. Pero alam nyo ba, may mga networking na 50,000 ang entry, 100,000 and 150,000. But they are around. Nandyan pa rin sila. Nandyan. Buhay. Hmm. Kumpara mo dun sa mga low-end, ang mumura, 3,000, 5,000, 2,000, ang mura, pero wala na sila. Wala, nawawala. Ito yung mga mabilis magsara. Sir, hindi kaya i-sustain nung entering yon yung pang-maintain ng system, nung products. Expenses nila kasi. Pero may malalim na sagot dyan eh, no? Pinag-aralan po kasi, hindi lang naman tanong to sa Pilipinas eh. Tanong ng consumers to sa buong mundo. Bakit maraming tao sa buong mundo, in general, they will not go for low entry? Kasi people will still go for quality. Whether we like it or not. Kahit nasa isang bansa na mahirap, ayun, people will still love quality. Tama eh. Kahit wala kang pera eh, ang gusto mo yung kalidad pa rin. In fact, marami sa atin dito, ako, Roy, dala na ako dyan eh, bilang consumer. Ayoko nang bumili ng mura. Generic. Oo. Sa totoo lang, murang pantalon, murang whatever, murang sapatos, kasi alam nyo yung mura, it speaks for the quality. Yeah, nasasacrifice. Bumili ka ng 5,000 na maong versus 1,000 na maong, mas tumatagal. Parehong maong, pero after dalawang labahan, yung 1,000 na maong, faded na. Correct. So, in general, in the whole world, sinurvey yan. Okay. People with love would still go for quality rather than the price. Kaya, kung ang tanong, bakit hindi nagtatagal? Kasi ang gusto ng tao, kalidad. Quality pa rin. Quality. Ayaw ng tao ng cheap. Kasi kahit ikaw wala kang pera, ayaw mo ng cheap. Tama. Ayaw mo ng cheap na kumpanya. Ayaw mo ng supot mo, napaka-cheap tingnan. Ayaw mo yung logo ng kumpanya mo, ang cheap. Kaya walang tumatagal na low entry kasi ang appeal ng consumers, gusto nila may quality. Kaya walang tatagal na mga low entry. Ang galing. Now I know. Tama, no? Kasi paano ka bibili ng mumurang supplement? Sigurado, na-sacrifice yung... Gaw-gaw na lang yun. Gaw-gaw na lang. Oo. Eh sa atin, di ba? Ano sabi sa atin? Expedient, free. Free. Walang kasamang pamparami. Oo. Oh. Okay. Natandaan nyo na po, no? Yun ang kasagutan. Alright. So, at least pag may mga friend kayo nag-offer, sabi mo, I go for quality. Oo. Sabi mo na lang, ayoko ng cheap. Sabay pikit ka, ayoko ng cheap. Parang sinabi mo, cheap yung in-offer niya. Oh, makita mo palang, tama ka yung logo palang, mga logo-logo palang. Parang hindi ginawa sa PowerPoint. Yeah. Ay, di, parang hindi ginawa sa Photoshop, sa PowerPoint lang PowerPoint ginawa. Kaya nga. Oh, ngayon, no. Kasi alam naman natin, quality speaks for the price. Tsaka di ba mayroong i-entry ka, sabihin, ang products mo, bigas. Di ba, magdadala ka ng bigas. O, dalawang package. Paano mo dadalhin niya? Mag-1-on-1 ka, dalawang bigas. Nagkakaturuan eh, oh. Nagkakabistuhan ah. Friend, may business ako. Anong product? Friend, bigas. Paano mo ibebenta yung international? Hindi ka na pwede mag-online nun. Ano, papadala ko po to sa LBC, isang sakong bigas. Oh, di ba? Tama, no? Ay, basta. Low entry, ayoko niyan. Kasi ako, wala namang yumaman sa low end eh. Yan lang eh. Walang tumagal pati. Saka na-try ko yan. Oo. Na-try ko yan, sir. Kaya nga. Na-try ko yan. Sayang ang oras ko dyan.
Sayang. Kasi, pina-soft drinks mo, pinakain mo, yung pairing mo kulang pa. Oo nga. Tama, hindi. Okay. Saka, di ba tayo nga, ang ina-aim nga natin, actually, kayo, di ba, kulang yung one head, di ba? Dapat ilan? Seven heads. Di ba, dapat yung consciousness mo, ano, abundance, di ba? Para maging mayaman. So, yan. Yeah.